Hindi ko na siya nakukuha. Bakit? Balitaan sa Southern Brandon. Today ay yung mga ibang guest natin ay nag-backup, lalong-lalo si Secretary Andanar, dahil naipit daw siya sa Davao at 1:40 pa raw yung flight niya returning back to Manila. So anyway, alam niyo naman na itong ating forum may laging scoop. I'd like to congratulate all of you dahil kung di sa inyo ay hindi lalabas ang katotohanan dito kay Hero. At ngayon hopefully ay si yung ating kaibigan si Leon Peralta. Magbibigas na tayo yan. Hindi ko naman nababanggitin kung anong dahilan. At sa dulo ay si Eloy Padua, ang presidente ng FAMAS. At we'll talk about yung drug addiction sa movie industry. At yung ating suke at matapang na kaibigan na si Arya Villana ay ngayon ay tumutulong sa problema ng customs. At mukhang lalabas niya na rito sa atin kung sino-sino itong hawak niyang mga smuggler na dapat talaga mahubalan ng maskara. At nandito si Ray Masilungan na isa sa mga nasabi nating watchdog. Ha? Dahil ito, pag meron nalalaman ng mga kawatan sa gobyerno, ay laging sumisipot itong ating aking brand, si Raymar. Okay, si Eloy muna. Eloy, gano'ng marami, gano'ng kalawak ang drug addiction sa movie industry? Huwag mong magtatakpan. Alam ko naman na hindi ka magtatakip dahil mana to sa tatay niya. Ha? At sige, go. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kasama. Hindi ko alam kung ano ang ratio, Kuya Eric, ano. Pero nung araw, nung nasa DDB pa ako, under Senator Tito Soto, ang chairman namin, may mga nababalita na talagang meron. Ano. Kaya lang mahirap po mag-name names. Eh, alam naman natin na may mga celebrity na involved din. Meron pa nga yung isang blind item na isang malaking TV host, isang malaking programa na sikat na sikat, involved din daw sa drug pushing. Pero hindi ko naman nako-confirm. Lahat ito ay puro alingas na silang. Even dangerous drug, even PDEA under General Santiago din, nung nandun tayo sa Dangerous Drugs Board, maingat na maingat sa mga iso na ganito. Kaya lang, siyempre, marami talaga dahil marami namang gumagamit. Meron ng mga party drugs, iba-ibang klaseng party drugs na ginagamit ng mga drug pusher na to. At meron mga celebrities na talagang na-involve na minsan na-overdose pa, nagwawala sa isang club niyan sa The Fort. So, mahirap lang pong magsalita, pero marami po. Marami talaga involved diyan sa showbiz. Salamat. Okay. Mukhang napaka-bait itong si Eloy na hindi masabi ang mga pangalan. At alam ko meron siya nilalaman. Yung kapareho ng mga top ng mga stars na nagtago sa Amerika, kasama yung boy toy niya sa Amerika na addict din, at ngayon sikat na naman dito. Yan ba ay talagang na-rehab na yan sa Amerika o yan gumagamit pa? Dahil ang balita natin ay kumpirmado na yung kanyang boy toy ay gumagamit pa rin hanggang ngayon. Yung kanyang movie actress na yan hindi na gumagamit sa tingin mo? Ikaw naman po, Eric, don't cost me flat food. Baka ma-involve ang... Ito personal opinion ko lang. Ano? Personal opinion lang po yan.
hindi ko naman po sinasabing definite tayo sa sinasabi. Opinion lang po natin yan dahil naririnig-rinig din natin yan eh. No, kaya lang eh, mahirap na. Siguro yung mga otoridad na mismo ang tanungin natin, yung mga talagang nakakaalam dyan. Mahirap naman yung sa sarili ko pang bibig mang gagaling. Pasensya na po. Napakabait nito si Eloy. Dito tayo siya matapang muna. Kay Ajay. Ajay, gano'ng karami ba yun itong mga smuggler na nagkamayin yung nagmo-moonlight? Alam mo, ang worry ko dyan sa customs, hindi yung smuggler eh. Ha? Yung mafia from within. Dahil hanggang hindi nalilinis, yung mafia from within dyan, ay talagang makukurap. Ha? Ang galing eh. Ha? Lalong-lalo na yung mga manipulator, yung mga smuggler, ay talagang magaling sa pakurap-kurap. RJ. Magandang umaga po. Yun ang unang kanayaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Makalipas po magsalita ang ating Pangulo nung State of the Nation address, binanggit niya po yung dalawang issue, ano po? Una yung babawasan po yung income tax. Pangalawa ay yung corporate tax. Dahil po dyan, ang tanong ng taong bayan, lalong-lalo na po ng mga consumers and commuters, ay saan kukunin ang ating pamahalaan kung magbabawas po tayo ng pondo dun sa koleksyon. So, nakita po namin na meron tayong maaaring pagkunan. Ito na nga po yung sa Bureau of Customs. Bakit po? Taon-taon po ay meron pong nawawala o hindi po nakokolekta dahil hindi sumusunod sa tamang proseso o sa tamang pagbabayad ng duties and taxes dito sa Bureau of Customs. Ang cost po ng smuggling per year ay 200 billion pesos. Ito po ang nawawala na pondo na sana'y mapakinabangan ng taong bayan. Ang equation po niyan per day ay hindi po bababa ng 200 million to 500 million a day. Ganun po kalaki ito. So, ito sana ang isa sa higpitan ng gripo ng Department of Finance na nasa ilalim niya ang Bureau of Customs, na kung saan ay itong mga smugglers na ito ay sila lamang ang mga pangunahing nakikinabang. At sa bandang huli, sa pangkalatan, ay apektado po ang buong bansa. So, ibig sabihin, ito po ay malinaw na sabotahe sa ating ekonomiya. Kaya aming hinihiling na magkaroon din po ng pagbabago dun sa batas sa custom na kung saan ay hindi lamang po agricultural products yung mahigpitan. Kung hindi, may sama na rin sa death penalty yung mga na sumasabotahe sa ating ekonomiya. Ano po? Dahil alam, sino lang bang may kakayahan gumawa nito? Bukod sa mga oligarko, ay yung mga multimilyonaryo na may mga kasabwat sa loob at labas ng pamahalaan para ipagpatuloy ang ganitong klase ng eskema o mafia. So nakita po ng United Filipino Consumers and Commuters na yung 200 billion na yan ay malaking ambag sa ating ekonomiya. Pantulong sana sa infrastruktura na binanggit sa SONA ng ating presidente, no? Pangalawa po, meron pong 635 cases na hindi pa po natatapos sa ilalim ng Department of Justice. Itong 635 cases, karamihan po rito ay mga kaso ng smuggling at tax evasion. Magkano po ang halaga nito? Ang halaga po nito ay 103 billion pesos. Out of 635 cases, mismo na po si Secretary Dominguez ang nagsabi, lima lamang sa 635 cases na ito ang naresolba. Tatlo po dito yung sa taxes,
dalawa rito yung smuggling. So, 630 lamang po. So, meron pang nakabinbin. Kung pagsasamahin natin yung halaga ng 103 billion plus 200, 300 billion na po ito. So, malaki po itong pantulong sana sa pangailangan natin. Yung budget deficit natin na 117 billion, ma-offset na niya agad. 117 billion per year yung ating budget deficit, yung kakulangan sa budget. Eh, dito pa lang, sa Bureau of Customs, higpitan ng gripo, i-resolve ba itong mga, pabilisin ng mga kaso sa DOJ, itong mga tax evasion cases nito, na karamihan ay mga oligarko rin, at karamihan ay mga multimilyonaryong mga traders na hindi po sumusunod sa tamang pagninegosyo. Ano po? Ikatlong issue na gusto ko po sanang i-share. Kagabi po, merong telebisyon na naglabas na isang exclusive na panayam kay Commissioner Lina, dating Commissioner ng Custom. Nagkaroon po siya ng tinatawag na midnight deal na sinasabi. Pinirmahan niya ito ng June 5, kung tama po yung aking pagkaalala, June 5, pinirmahan niya ito. Ang laman po noon ay pinahintulutan niya na ang Manila North Port, no, Incorporated, na humawak na ng international, magpapasok na ng mga international cargo. E samantalang itong port na ito ay for domestic use only. Isa po yun, no? Anong punto natin dito? Suspecha namin, mas lalakas po ang smuggling dahil ito ay kontrolado na ng isang pribadong kumpanya. Hindi po malinaw ang pulisiya hinggil dito sa pagsasaliksik ng mga kargamento, lalong-lalo na bumukas po sa international yan. Isa pa pong punto sa issue na yan, doon sa pinirmahan ni Commissioner Lina, magkakaroon po ng karagdagang taripa. Alam niyo po kung magkano? 37% ang idadagdag na taripa. So anong gagawin ng mga traders? Anong gagawin ng mga importers dito? Simple lang po, ipapasa ito sa ating mga consumers. Eh ganun po kalaki yun, 37%. So mag-shoot up po yan. So yan po ay dapat masuri at makita ng maigi sapagkat hindi po ito dumaan ng demokratikong konsultasyon. Ito ay minadali. Ang dahilan ni Commissioner Lina rito sa usapin na ito ay dahil daw sa port congestion. Ang tanong namin, bakit nung naupo siya, ay hindi niya agad ginawa yun? Bakit hinintay niya 3 linggo na lang, ay wala na ang gobyernong Aquino? Bakit noon na lang niya ginawa? Obvious ba? Pinapaboran ba niya yung nakakuha nung ano? O hindi natin alam. Ano? Pero sinasabi natin dito, 37% na dagdag na taripa sa lahat ng mga commodity na darating dito sa bansa, mapa international at local, ay papatawan. So anong gagawin ng mga, ultimo po ang Philippine Port Authority, ay hindi yung nakakonsulta sa usapin na ito. So anong gagawin ng mga negosyante, ng mga chambers? Simple. Pass on lang ho sa atin. Ganun po. So, yan po yung ilang sa mga tinitignan nating mga concern, ano po, pagdating dito sa customs. At nung isang araw po, ang inyong lingkod po ay pumunta sa tanggapan ng Bureau of Customs, kasama ko po ang chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption, at nagsubmit po kami ng listahan. Ito po yun, listahan. Ito po yung kopya ng listahan. Listahan po ito ng mga tao na involved doon sa mga gawain na hindi po umaayon sa ating batas sa Bureau of Customs. Loob at labas. So ito po ay ibinigay natin, pinareceive natin sa Bureau of Customs para masuri nila ang dokumentong ito. Binibigyan natin ng pagkakataon ang bagong nakaupo dyan sa Bureau of Customs na yan, si Commissioner Nicanor Faeldon. Ito ay 51 days pa lamang po na sila ay nakaupo. Ano? Wala pang 100 araw o wala pa ho itong 6 na buwan, ano? So, ito ay binibigyan pa natin ng pagkakataon na masuri nila ang laman ng dokumentong ito. Dahil ito po ay tulong ng taong bayan sa ating gobyerno.
Kung yung mga nasa loob ng gobyerno ay medyo tali ang kanilang kamay, tayo pong mga sibilyan, mayroon po tayong partisipasyon sa ating gobyerno. Sabi ni Pangulong Duterte, gusto niya ng isang malinis na gobyerno. Pero hindi magaganap yan kung walang partisipasyon ng taong bayan. Kailangan niya po tayo. Kaya ho kami, sa United Filipino Consumers and Commuters, ay nagbobolontaryo po kami na tumulong sa mga ehensya na ito para magkaroon ng isang tunay na malinis na gobyerno. So, yan po, no, sa ngayon ang aking masasabi, bagamat marami pa pong mga ibang mga consumers and commuters issue na napapanahon din. Maganda umaga po sa inyo. RJ, at this point in time, total, nabigay mo na yan kay Commissioner Peldon. Yeah. Pwede bang ilabas mo na sa amin ang mga pangalan niyan? Kaya mo bang basahin? Basahin na yung mga pangalan na yan dito. Ha? Mag-aladigong ka na ngayon? Ganito po, no? Kapag nilabas po natin to, sigurado po ako na may mga ibang tao na bigla na lang maaaring maglaho. Ayaw po natin ma-preempt yun. At gusto natin ang gulong ng hustisya ay gumulong sa tamang paraan. Kaya ang ginawa namin, kahit alam na namin, meron kaming konting-konti lang naman po ito na hawak namin listahan, ay suriin nila. At sila mismo sa loob ay mag-imbestiga. Meron na nagsasabi sa amin, pambira naman, di ba nila alam yan? Mga taga-loob sila. Eh sigurado, mas alam nila yan kaysa sa inyo. For sure. Oh. So, yun lang po yung punto. So, binibigyan natin ng espasyo ang ating Commissioner Peldo na tingnan niya ito. At ito po yung challenge sa ating gobyerno. Ang sabi nga niya, nung naupo siya, wala siyang utang na loob kahit kanino. Kahit sa presidente, dahil hindi niya hiningi ang posisyon na ito. Ang utang na loob daw niya ay nasa taong bayan. At kailangan niyang tulong ng taong bayan. So, anong ginawa namin? Hindi alam ni Commissioner Peldon, gumagalaw kami ng aming sarili. So, ngayon, ito'y challenge. Sinasabi mo, kailangan mong tulong ng taong bayan. Ito kami. Nagbo-volunteer kami as a test. Para may test natin yung sinasabi natin clean government. At ito yung participatory democracy na sinasabi. So, para maging patas po sa lahat, ano, hindi naman po tayo katulad ng iba dyan na bigla na lang magbibigay ng akusasyon nang wala pong mga balidong ebidensya. Ito po ay kumpleto mula simula hanggang dulo. So, kung hindi sila action dito, meron din po kaming timeline. No? Maaring kami na mismo ang magsampa, no, na makaukulang aksyon. Pero again, binibigyan po natin ng espasyo ang Bureau of Customs na masawata kung merong kung gaano katindi ang mafia diyan, no, kung gaano katindi ang mga sabuatan diyan, sino-sino ba mga involved diyan, meron bang mga estrella sa balikat diyan, meron ba mga politiko diyan, meron ba nasa Senado, meron ba nasa Kongreso, no, may sino-sino mga oligarko ito, etc. So, bigyan pa ho natin ng pagkakataon, ano, ang paglilinis nito. So, tayo ay lalahok sa proseso na ito. Kung kinakailangan na kami ay humarap sa kanila, ay harap kami para ipaliwanag namin isa-isa, no? Sino-sino ito, ilan ba ito, at ano-ano mga nakalagay po sa mga nakuha naming impormasyon. Maraming pong salamat. Welcome back, Jiro Santo. Dito ba yung IC? Nandito sila kayo, sa sila kayo, wala. But anyway, ayun, nang ano eh, utol ko. Okay. Maganda rito, RJ, no? At this point in time, ay maraming gumagalaw, maraming cluster. And you will be shocked about these things. Kaya dapat ay mag-ingat din si Commissioner Peldon. Dahil ngayon pa lamang, ay nakikita ko na may lima ng grupo na nagbibigay ng ebidensya kay Presidente Duterte. At kung itong mga ilan dito ay selective, ay para nakakagulat eh. Para yung naninira sa kabilang kampaksyon, ay sinisinara yung... Kung mababasa nyo yung mga nababasa ko, ay matatawa ka eh. Ha? Walang matitira sa customs. Walang matitira. Dahil yung mga manok nung isa, iba itong manok sa kabila. Ha? So meaning, merong gang warden, just like itong drug war. Ha? May gang warden from within. So, katal, sample ko lang sa'yo. Diyan ba sa listahan na yan? Ha?
correct me if I'm right or wrong, RJ. Meron pang pangalan dyan eh, Miss TY. Yan. Ha? Pag itong si Miss TY ay wala sa'yo, ha? At nandun sa kabilang cluster na information, abay, something's really wrong. Ha? At yung si Miss TY na yan, eh, kilala yan sa customs, Diyos ko po. Ha? Matagal lang si deficient dyan, pero magaling sa substance operation. Talagang malakihan ng bigayan yan. Ha? Meron pang kasamang SUV. Ah, well anyway, hindi ko na papahabain yung palabo ko, pero ang maganda lang sana nangyari ay talagang naglalabasan ng baho. Ah, kaya lang ay kung hindi mag-iingat din ang ating presidente ay parang kakainin siya ng institusyon eh. Ah, just like what happened now kay Peter Lim na ngayon na in-expose ni Jimmy Mendoza sa DCIR. Dahil yung isang paksyon ay nagtataka kung bakit nawala na yung pangalan ni Peter Lim sa listahan at tahimik na tahimik na. At sabi, remember, sabi ng ating presidente, 1 week lang. Kailangan NBI, ilabas mo yung pangalan niya. Ha? Yung imperial, by Diyos ko po. Eh lahat ng pati international crime assessment eh, nandun ang pangalan yung Peter Lim eh. Eh ngayon pa paano malilinisin yan? Kaya lang, ay ang calling the attention of the president, ay tinatanong nila, sino nag, paano nakausap mo yan ng harap-harapan, is nawalang pagat o lang ano yan, go-between. Sino yung go-between na yan? Ha? Namukhang yan, eh napakalapit sa'yo, eh, pero ang laking problema, ay Diyos ko po, ha? Walang pagkakaiba sa mga previous governments na pagka ikaw ay malaking tao, ay merong mga tao dyan na magmamoonlight sa'yo 24/7. Without you knowing it, yun pala agenda. Ha? Eyes and ears na sindikato. So, dapat mag-ingat ang ating presidente, mag-ingat itong mga opisyal natin, na kahit na sa mga, ika nga, ay rhetorics ng tapang, ng pagkatay kita! I will kill you! Pero, Gerald de la Rosa, ngayon, ay pinag-uusapan ka kung bakit mo pinatulog si Espinosa sa bahay mo sa White House, and at the same time, eh bakit nagre-report pa bilang mayor samantalang nahuli na sa bahay niya na mayroong droga, may armas. Things like this ay dapat pag-ingatan ng ating gobyerno. Dahil, ika nga, sabi lang ng ating presidente, hey, read my lips! Pero sabi ng mga observer, we are reading your actions, Mr. President. Okay, lipat tayo kay Raymar. Mar, alam ko na kanina ka pa nagigigil at inihintay mo si Martin Andanal dito dahil itong si Raymar eh, may mga ebidensya sa kalokohan sa isang government agency na under sa office ni Secretary Andanal. Raymar, go ahead. Thank you, Dr. Eric. Alam niyo po, noong mga nakaraan, ang nirepresent ko po yung NCIT, I mean yung mga IPs sa Mindanao. In fact, ngayon po, mayroon IP yung kasama ko. May problema sa NCIP. Kaya po ako sumugod dito kasi nakita ko si Post Doc Eric, si Secretary Martin Andanal, ang guest. Magtatanong lang po kasi, palagi po, pagka nagmi-meeting kami sa PDP Laban, ang palagi pong pinupost yung statement ni Presidente na corruption must stop. Si Secretary Andanal po ay as head ng PCOO, yung pong dating Office of the Press Secretary, PCOO ngayon yan eh, Presidential Communications Office. Sa kanya po nakailalim yung APO, yung printing office ng APO at saka po yung NPO. Tatlo lang po ang printer ng gobyerno, Bangko Sentral, under ng Finance, tapos yung pong dalawa, National Printing Office at yung APO, under ng PCOO, under ng PCOO. Itatanong ko lang po sana kay Secretary Andanal, yung may kinalaman sa APO. Unang-una, about 10 days ago, nagsalita si Secretary Yasay. Ang sabi ni Secretary Yasay, merong anomalya sa pag-imprenta ng APO sa passport. Nagbigay po ng key si Secretary Yasay. Ang talagang original na contract daw noon ay 650. Pero ang sinisingil ng APO is 850. So, ganun na po. Sabi ni Secretary Yasay,
matatapos ang term, 10 bilyon ang halaga niyan. Yun lang po yan. Gusto ko sana itanong kay Secretary Andanar kung alam niya o kung kino-confirm niya o i-deny niya yung sinabi ni Secretary Asay. Number two, yung pong Apo, meron silang mga printing machines, may mga Heidelberg, marami silang machine. Yung pong mga machine na yon, ibinenta ng Apo Board as junk noong 2013. Binenta nila junk. Ang halaga po nun, baka 100 million. Ibinenta nila ng junk na 1 million lang ang halaga for a song. Bakit? Pagkatapos po ibinenta ng junk, wala silang gagamitin. Pumasok sila ngayon doon sa joint venture agreement with UJET. Yung pong UJET, United Graphics... United Graphics. UJET, UGEC. Okay. UGEC. Pumasok sila into joint venture agreement. Pag kung titingnan niyo po yung batas, yung pong LOI na 197, yun ang nagbigay ng karapatan sa Apo na kumontrata sa gobyerno. Nung araw, dalawa lang ang contract, ang printer ng gobyerno eh. Banko Sentral at saka yung NPO. Dahil sa 197 na pinirmahan ni Marcos noong 1974, nagkaroon ng naging tatlo yung RGP. So ibig sabihin ngayon, nakalagay po doon sa batas na yon, hindi pwedeng ibigay ng Apo o i-farm out yung kanilang transaksyon. Kung nagpa-imprenta sa kanilang LTO, kailangan sila mag-imprenta. Kasi pagka i-farm out, hindi lalabas na yung kita. Yun yung purpose ng 197 eh. Ngayon, ibinenta nila na dyan. Tapos pumasok sila sa joint venture agreement. Yun lang po pagpasok sa joint venture agreement, questionable na eh. Kasi ang sabi ng batas, hindi mo pwedeng i-farm out. So hindi nila pina-farm out, ginawa nila, nag-JBA sila. Yeah. Alam niyo po yung JBA na yon, ang share ng Apo is 10% of the net profit after tax. 90% goes to you, check. Isipin niyo po yan, ha? Yung pong 10 bilyon na transaksyon ng Apo sa printing, 9-10% ng profit after tax ang sa Apo. Yung 90% sa UJET. Kung may anomalya po yun, eh, kayo na po sumagot. Ha? Bakit nila ginawa? Number one. Number two, yung pong Apo, number three na pala, kasi binenta yung, binenta yung mga equipment na dyan para magkapasok sa joint venture. Pagpasok sa joint venture, 10%. Number three, yung pong Apo, nagtayo sila ng, naglagay sila ng department na sales and marketing department. Ang transaksyon po ng Apo sa gobyerno, nakalagay po sa GPBB, Government Procurement Policy Board Resolution. Ito po yung IRR ng 9184, Procurement Law. Nakalagay po sa GPBB, ang isang ahensya ng gobyerno, pag may kailangan siya ipa-imprenta, maghihingi siya ng quotation sa tatlo, RGP, Recognized Government Printer, Central Bank, NPO, tsaka Apo. So hindi kailangan ng Apo mag-market. Sila maghihintay lang. Ang lahat ng ahensya ng gobyerno, pagka may kailangan printing, hihingi ng quotation sa kanila. Pero ang ginawa po ng Apo, naglagay sila ng marketing department. At yung pong marketing department, kumulekta ng 191 million. 10 to 15%. Isipin mo, transaksyon ng gobyerno sa gobyerno, kukuhanan mo ng komisyon. Hindi po ba katarantaduhan yun? That's plunder. Ngayon, yung pong magmula po nung 2010, nung maupo si Pinoy, hanggang 2015, ang tinurnover ng Apo sa National Treasury, 5 million. Ang kinomisyon nila, 191 million. Ngayon po, doon sa 10 million na sinasabi ni Yasay, 10 billion na magiging transaksyon ng Apo sa DFA, isipin nyo po, sabihin nyo na lang na kukuha ng komisyon, 10% e 1 billion po yun. Wow. Kapag nag 1% ka, 100 million. What else is new? Yun po yung ano kaya yung take doon ni Secretary Andanar. Ang problema po ito, yung pong dating sales manager ng Apo, si Mr. Dominic Tahon, yung pong APEA, yun yung labor union ng Apo, nag-file sila ng complaint sa ombudsman. Yun po yung, dahil nga dito sa 191 million na ito, ang manager po ng marketing sales manager po ng Apo, eh si Mr. Dominic Tahon. Alam niyo po ba, 4 days ago, in-appoint po, dinesignate ni Secretary Andanar si Dominic Tahon
bilang OIC ng APO. In spite of, despite the pending. Ang tanong ko nga po, 102,220,000 po ang Pilipino. Doon po ba sa 102 million na yon, walang makukuhang walang kaso sa APO para gawin mong OIC? Kaya po masama yung loob ko kasi wala si Secretary Adler dito. Pero I'd like to correct, hindi ko po kalaban si Secretary. Kasama po namin sa partido yan eh. Ang pinaprotektahan lang po natin dito, yung sinasabi ni Presidente, corruption must stop. So yun lang po yun. Sana po kung may ano, kung maitatanong natin kay Secretary Adler. Kasi sasabog po yun. Bakit po ilalagay si Tahon samantalang siya yung kumulekta? Siya yung manager ng departamento na kumulekta ng 191 million sa transaksyon ng APO sa gobyerno. So lahat po yun. Galing. Alam mo, Raymar, yan ang worry ng mga nagmamalasakit kay Presidente. Dahil may mga in-appoint siya na may mga pending cases eh. Ha? Eh yung isa eh, imbis na hindi niya na-inappoint eh, nagkaroon ka ng lucrative post sa abroad. Bay, medyo questionable yan. At sana ay hindi sasabog yan. Eh, meron naghahanda ng expose niyan. Eh baka mamaya, ito, ang dami ng, dapat ito bantayan ng ating presidente. Yan nga kanina sinasabi ko kay RJ at sa inyo eh. Na may mga iba-iba ng mga problema. Remember, he's fighting several fronts. Eh kung parang minasinggan siya, sabay-sabay nilabas itong mga possible na mga expose na to na parang nagkamali siya, what went wrong, hindi niya alam na o nakalimutan niya na may mga pending cases itong mga taong ito. Ba yung napakahirap nito? Lalong-lalo na ngayon na kine-question na napakaraming tao kung bakit out of thousands na appointments ay wala pang nabibigyan ng pwesto. And the worst ay marami na na-appoint, hindi pa sumasahod. How come? Wala pang papel. Dahil si Bongo ayaw bumitaw kay Presidente, dikit man dikit si Bongo kay Presidente. Samantalang parang lumalabas, may mas mataas pa rango niya kaysa kay Executive Secretary Miguel Dia. Abay, Mr. President, wake up. At hindi namin kayo sinasabihin ito ng para anihin kayo, pero kami ay nagmamalasakit lamang. At baka kung di mo nakikita ito, ay mabuti na nandito itong mga kaibigan natin na nilalabas sa YouTube to. Unedited. Kaya hindi pwedeng maglukot. Kasama natin itong mga taga-media na witness sa mga sinasabi natin dito sa ating programa. Okay, RJ, comment. Tama po yung binanggit ni Sir. May mga individual po na napapaikutan. Nakakalusot. So kinakailangan mailahad ito agad. Dahil lahat naman po tayo ay uhaw sa pagbabago, uhaw sa gusto nating matinong gobyerno. So kailangan po na magtulungan po tayo. Kaya kung meron po tayong mga alam na impormasyon, halimbawa po, Prof, kung meron tayong alam na mga impormasyon tulad nyo sa binanggit nyong lima na grupo at kung may mga dokumento, May mga dokumento rin sila eh. Kaya yan ang worry sa amin. Alam niyo kasi itong si RJ, talagang ito ay for la patria. Kaya lang, alam mo, sa galing minsan natin eh, nakakalimutan natin na posible tayong mapasukan ng mga info o disinfo na siyang sisira sa atin. So we have to be careful and wary about these things. Tama po. Okay. So kailangan po natin ng participasyon ng lahat para ma-check natin, no? Katulad nung aming impormasyon na hawak, ay maingat namin itong idinadaan sa proseso. Tulad halimbawa po yung karanasan namin sa sektor ng tubig, anim na taon na po ang kaso, no? Na nakabinbin, no? Sa iba't ibang antas ng korte, Korte Suprema, sa Regional Trial Court, meron din, Ombudsman, meron din. Hanggang ngayon, naghihintay tayo ng justisya. Nung nakaraan lang, pumutok po. Hanggang ngayon, marami pong mga Pilipino dito sa Calacang, Maynila, kasama yung Rizal at yung anim na bayan ng Cavite, dumadanas ng supply ng tubig na kung saan ay madumi, minsan ay wala dahil doon sa sinasabing sediments. Nilabas din po natin yung issue na yan. Tinanong natin, nung isang araw, sabi natin sa Maynila, sa inyo dinala yung bilyong-bilyong piso na kinolekta nyo sa amin simula pa ng taong 2002. Ngayon po ay 2016 na. 14 na taon na po nakalipas,
meron tayong environmental charges, 20% yan. Ano po? Ako po, ang environmental charge ko last month is 700 pesos. Meron tayong mga 2 million na mga households o mga bahay na mga water consumers ng Maynila at Manila Water. Pag kinumpute mo yung 2 million na yan, times 700, magkano po yun? Ano po? 1.4 billion yan para sa environmental taxes lamang. So, nasaan ang pera? Simula ito 2002 hanggang 2016. Ngayon, sasabihin ng Maynila dahil daw sa kagagawa ng inang kalikasan, kaya dumudumi, no? Yung tubig. Kaya marami rito siguro, bago pumunta, pagbukas nyo ng gripo, ay iba ang kulay. At hindi nyo maaaring mainom. Kinakailangan, pakuluan nyo muna. Kapag nagkasakit ba yung ating mga anak at uminom tayo ng ganyang klaseng tubig, sasagutin kaya ng Maynila to, ng Manila Water? I don't think so. Isa pa pong warning, yung tag-ulan. Leptospirosis. Maraming mamamatay na mga kababayan natin, hindi nila alam kung ba't sila namatay. Dahil po sa leptospirosis, ano kaugnayan nito sa Maynila at Manila Water? Environmental charge po uli. Dahil 20% yan, hanggang ngayon, wala pong mga sewerage pipes na konektado dun sa mga sewerage treatment plant. So, ilang bilyon ang hawak ng mga oligarko na pera na advance sa kanilekta na hanggang ngayon ay namumblema tayong mga consumers. So, marami pong issue. Hindi lamang sa custom, hindi lamang po sa tubig, kahit po sa mga telcos, ang dami hong problema. Nagkaroon kami ng survey doon sa aming 42,000 na network na nandito po, no? Hindi po bababa sa 10 bilyong piso kada buwan dahil lang po sa load, yung mga nauhulog na mga tax load, no? 10 billion pesos po yan a month. So kung totoo pong seryoso ang gobyernong ito sa pagsawata dito sa mga gawain ng oligarko, napakarami pong frauds na problema. Hindi ko kaya ng gobyerno yan. Kailangan niya ng partisipasyon nating lahat. Media, mga ordinaryong mga citizens, ano po, consumers, commuters, buong publiko. Para mag-combat natin itong problema ng ating lipunan. Hindi lamang po droga ang problema ng ating lipunan. Pangunahin dito ay ang ekonomiya natin. Na kung saan ay kinakailangan mapropel ang industrialisasyon na yan. Pero hindi mangyayari ang industrialization na yan hanggat matindi ang smuggling dyan sa custom, hanggat nangyayari po itong mga malalakas na mga oligarko sa ating lipunan. So marami pong fronts, no? So kailangan po nating mas paitingin ang ating kampanya para sa isang tunay na malinis na gobyerno. Salamat po. Okay, at laki talaga ng problema eh. Sa bagay, talagang no man is an island, RJ, at hindi talaga kakayanan ng ating presidente. At hindi talaga mag-iingat yung mga ilang mga aliporos ng ating presidente ay malulubak yung mama in the process. Kaya nga, kung mapapansin mo, itong ginagawa niyang parang hecho-derecho, siya na mismo nagsasabi ng katotohanan kung sino-sino itong mga nasa gobyernong gumagawa ng kawalang yan, ay hindi mo na siya talaga kaya pigilan dyan. At more coming, ika nga. Okay, Raymar, meron kang gusto sabihin? Yeah, kung maalala niyo po last year, meron po akong sinamahan yung mga luman, yung mga IBs. Ito po yung tungkol na sa illegal mining sa Tabao Oriental. Kasi yung po yung pinahintulutan ng governor na magkaroon ng illegal mining, ginamit yung local code. Meron po ngayon akong tinutulungan. Ito naman po ay sa Surigao. Yung pong Caraga, yung po kasing Surigao, marami pong mina dyan. Di ba? Okay. Meron po silang problema kasi yung mga IP tungkol doon sa batas. Meron po tayong mining law, yung RA 7942. Ito po ay pinasa noong 1995. Ang sabi po doon sa RA 7942, ang karapatan ng mga indigenous people, ng mga lumad, ay babantayan, ay puprotektahan. Tagalog nga po pala tayo ngayon, birthday po ngayon ni Manuel Quezon. Eh.
Nakalagay po doon, babantayan o poprotektahan ang karapatan ng mga lumad. Pero wala pa po kasing batas noon tungkol sa lumad. Yung pong batas sa lumad is 3 years after, ipong RA 8371. Nakalagay po doon sa RA 8371, ito po yung IPRALO, Indigenous People's Rights Act. Nakalagay po doon ang MGB, Mines and Geosciences Bureau, na nakailalim sa DNR, hindi magbibigay ng permit, mining permit, sa isang aplikante kung hindi sila makikipag-ugnayan sa mga lumad. Isabihin, kailangan merong pre-informed rights, parang approval yung mga lumad. Ito po ngayon yung problema. Yung po kasing mine, yung mining, 2% po noon is excise tax. Yung pong 1%, according to RA 8371, ay pupunta doon sa IPs, sa mga lumad. Yung pong 1% na yan, billion po yan. Isipin niyo po ang isang shipment ng isang load is about 2.5 million dollars. Ang isang load, ilang load po yan? Ha? So, ibig sabihin, yung pong 1% lang yun ng mga lumad, million po yun. Ito po ang problema ngayon. Yung pong NCIP, ito po yung komisyon na ina-appoint ng presidente, yung mga commissioner. Ang nakalagay po ng requirement, para kang maging commissioner, you can read and write. Wala po yung kailangang nakapasa ka, meron kang masteral. Kasi po, lumad eh, di ba? Tama lang naman yon. Ang problema po, yung mga regional director nila na ina-appoint naman ng NCIP board at saka yung mga provincial director, hindi po ito mga IP. Isipin po ninyo, pagka merong dispute ang IP, yung lumad, at ang magpapasya ay hindi naman lumad, yung Tiga Luzon, dalin mo doon sa Surigao, gawin mong provincial director ng NCIP. Pag may problema yung lumad, paano niyang maiintindihan? Ito po yan. Meron po akong kasama dito, meron po silang application for CADT. Yung pong CADT, ito po yung title na binibigay sa mga lumad. Ipoprove mo na yung iyong nuno, lolo ng lolo ng lolo ng lolo mo, eh talagang dito nakatira, bibigyan ka ng CADT. So kapag ka merong minero na nagmina doon, yung 1% sa inyo pupunta. Ang problema po, ang magpapasya kung kanino yung i-recognize yung NCIP. Ganito po yun eh. Yung pong mga nagmimina, nagmina na po yan even before the passing of RA 7942. Bago pa po nagkaroon ng batas sa mining, meron ang nagmimina. Diba? Bago pa po nagkaroon ng 8371 na kailangan mabigyan ng 1%, nagmimina na yon. So ngayon, ito pong NCIP, teka muna. Itong nagmimina rito, malaki ang ibibigay nitong 1%. Diba? Eh, kailangan yung bibigyan natin ng certification na sila yung IP doon, eh, kailangan magbibigay sa atin. Yun po yung problema. Meron po dito isa, yung Country Muka, nag-apply po sila ng CADT doon sa Surigao. Hindi po inaprobahan. Ang inaprobahan ay yung isang maliit na grupo, sapagkat yung maliit na grupo na yon siguro, eh, nagbibigay. Kasi bakit mo ha-aprobahan yun? Bakit hindi mo nalang i-divide? Diba kung ikaw yung NCIP, bakit? Bakit kailangan mo mga alisin dito eh? Pare-pareho silang lumad yan. Bakit mo ibibigay dito? Bakit hindi mo bigyan yun? Yung pong tanong na yon is about 700 million pesos. Hindi po natin nakikita kasi yung pong sa printing, 191 million lang yung commission eh. Isipin nyo po kung magkano yung 1% na dapat na ibigay ng mga mining companies sa mga lumad na pinakikialaman ng NCIP. So, yun po yung problema ngayon. Paano makakarating sa Kongreso or sa Senate na kailangan baguhin yon? Kasi kung ako lumad, bakit ako kailangan mag-apply sa iyo na i-recognize mo ako? Diba? Kung ako yung tiga, pinanganak ako sa Arayat, Pampanga, eh bakit ko kailangan mag-apply sa NCIP, sabihin ko i-recognize mo ako na ako yung Kapampangan? Eh samantalan doon ako pinanganak. Diba? Yun po yung problema eh. Kasi kaya sila nakikialam dahil doon sa 1%. Yun po ay... Ngayon, yung pong mga lumad, eh, hindi alam niya naman po yan. Eh, hindi po masyadong eloquent. Walang masyadong... Marami hindi nakapag-aral. Yes, marami hindi nakapag-aral. Kaya, pardon the expression, tinatarantado po ng mga local na official. Isipin niyo po yun. Meron po kasama dito, sabi niya, nun daw pong mga nakaraang taon, eh, narutulog na lang siya sa krasada. Kasi hindi niya alam kung saan siya makikiusap
para iparating sa presidente na kailangan i-recognize ng NCIP. Bakit makikialam ang NCIP? Bakit sasabihin ng NCIP na hindi ka lumad? Hindi ka tiga dyan? Saan sila kumuha ng karapatan? Diba? Saan kumuha ng kawalang hian yung NCIP para alisin sa lumad yung dapat na sa kanila? So yun lamang po yung ano. Very good information. Alam mo, ang dami talagang problema ng bayan. At kundi mga expert itong mga bisita natin, hindi natin malalaman itong mga information na to eh. Okay, balikan natin itong si RJ, no? RJ, meron akong unsolicited advice kay Commissioner Peldon. Siguro, bago natin umpisahan na hulihin yung mga big fishes, no? Na mga smugglers sa customs, ay ipa-lifestyle check mo na lahat yan. Yan siguro ang pinakamagandang matutulong natin kay Commissioner Peldon. Dahil by exposing kung gaano kayo yaman itong ultimo janitor dyan sa customs, ay masasyak ka kung magugulat ka. Dahil kung nakaligtas na yung mga previous commissioners, employees, etc. dyan sa customs, ay ngayon, malulula ka. Yung palang nakikita mo, ay kakapiranggot lang sa nalalaman mo. Nakakagulat, nakakalula, na ultimo yung mga flashy villages, ay ultimong ordinaryong empleyado lang sa customs ay nandiyan ang katira. Na iba na kapangalan. Nakatama ba, Tol? Lola? Ito, si Lola, ang daming alam yan. Hindi lang sa, dyan sa, ano ha, sa harbor, pati sa mga probinsya. Ha? Sa mga export processing zone kuno. Professor, Dr. Sison. Napanggit kanina ni RJ na, good morning na pala. Napanggit po kanina na, tumaas ng 37% doon sa Manila Port. Proposal. Sino ba ang, sa pagkaalam kasi, sino ba nag-desire when it comes to tariff duties? Good question. Customs ba o Philippine Tariff Commission? Kasi alam ko na World Bank IMF ang nag-desire. Yun, correct. Galing, good question. Kaya nga po ito, midnight deal po ito eh. Hindi ho dumaan ito sa demokratikong konsultasyon. So, ibig sabihin, ang tagal na niyang nakaupo dyan, bakit 3 linggo na lang, siya ay bababa na ng kanyang posisyon, itong si Commissioner Lina ay ginawa yung dokumento na yan. So, ito po ay, at ang kanyang dahilan ay port congestion. Port congestion, no? So, nakakatawa po yung rason na kanyang ibinigay. So, di lamang po yan, magbibigay ako na example sa inyo nung dito sa, kanina binanggit ko po yung 200 billion na losses, no? Supposed to be makolekta ng ating gobyerno. Meron po isang sektor, halimbawa po semento. Mula Abril, mula Enero hanggang Abril, ang sa semento lamang po 200 million ang halaga ng pera na dapat nakolekta ng DOC. Ay hindi 'yun nangyari. So isang sektor lang po 'yan. Bakal, ganyan din po nangyayari. So, ngayon ay maraming nagpapagawa ng bahay. Ano po? So, tingnan natin yung mga inaangkat dito. Ito ba'y pumapasa ba talaga ito sa standards, no? Baka mga yung mga nabibili natin ay medyo hindi po ano, maayos, no? Maaring nakamura ka, pero hindi naman ito pumaayon dun sa dapat na kalidad na kailangan. So, marami pong bagay na dapat tingnan. Kaya ang participation ng lalo-lalo na ng DTI sa pag-i-issue ng mga import permits, tignan din natin. Huwag lang tayong tumingin sa DOF. Kasi sa totoo lang po, kahit dyan sa DTI, marami hong mga nagaganap na ano dyan bago mapunta ng Bureau of Customs yan. Ano po? Alam nyo po yan. So baka nakatingin lang tayo sa BOC pero may isang ahensya naman ano, na hindi natin napapansin. Noong panahon din nung nakaraang administrasyon, ang Department of Agriculture, nakita nyo naman po, ang dami ho nilang mga issues na pumutok dahil dyan din sa issue ng smuggling, ano, pumutok yung rice, etc. So, ang dami ho talaga. Sa tingin ko, yung 200 billion, mukhang maliit pa nga po yun eh. Maliit pa ho yun eh, no, yung estimate na yun. So, kung talagang gusto natin i-propel ang ekonomiya natin, eh, tingnan natin itong nagaganap na ito. Dahil ang smuggling, katumbas yan ng dumping eh.
pag may dumping, ano nangyayari? Yung mga lokal na mga industriya natin, papatayin. Itong mga lokal na mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga micro-entrepreneurs natin. Siyempre, ang dulo nito, ang lahat ng papasa nito ay tayong mga mamimili o tayong mga consumers. Lahat po yan. Lahat yan, tayo ang babalikat. Kaya, doon pa lang mo mismo sa gripo, tinitingnan na namin, ito na yung ambag ng United Filipino Consumers and Commuters sa ating gobyerno at sa ating mga consumers magkaroon tayo ng kaliwanagan. Saan ba nagsisimula ang lahat na ito? At doble-dobling taxation ang pinapasa nating mga consumers. Napakadami po niyan. Ano po? So, yun po yung may dadagdag ko at napakaganda po ng punto nyo na binanggit. Kung kinakailang maghahay ng mga kaso tungkol dyan, tingnan po natin. Ano po? Pero again, binibigyan natin ng pagkakataon na iproseso nila ito. Pero kapag natulog sila sa pansitan at puro sabihin nating hampas lang sa lamesa, yung sinabi nga kanina ni Prof, ano? Na ano yun? Papatayin kita? Parang tama ba yung Prof? Alam nyo naman po, ano eh? Opo, no? Kaya tama po kayo, Prof. Kahit po kami nagiging maingat kami dun sa mga hawak naming mga impormasyon. But again, kung meron po kayo mga kaibigan dyan at mga kakilala na nagaganap ng mga suliranin, hindi lang sa BOC, bukas naman po ang aming organisasyon at tatanggapin namin yung mga impormasyon na yan para makapagtulungan po tayo. Maraming po salamat. Thank you, RJ. I don't have much time anymore. Siguro, hingin natin ang mga last statement dito ating mga guest, no? From Eloy Padua hanggang kay Raymar. Eloy. Maraming salamat sa pag-imbita ulit, Kuya Eli. Mag-ingat tayo. Dahil sa lumalaganap na patayan dahil sa droga. Kaya lang nakakapagtaka. Maraming sumusuko yung galing sa mga Islam areas, pero yung galing sa mga flash villages na dating maraming nagkakaroon ng operation, walang sumusuko. Ano ba kaya? Nadidagdagan ko 'yung sinabi mo. Maganda yung katanungan mo, Eloy, no? Kasi plain and simple common sense. Alam mo itong mga mayayaman, nagpaparehab yan sa mga private hospitals, private clinics, at mga sa bahay ng mga doktor na nirehab. Ako, may kakilala ako na sa bahay ng isang doktor na kakilala, nandun lang eh. Ha? Para hindi lang mapatay sa kalye, yung anak niya. So siguro ang pinakapanahon na to na yung DDP, saka PIDEA, Jimmy, saka Mendoza, ay ilabas na ang listahan na hawak nila kung sino-sino itong mga anak mayaman na nagpaparehab sa mga private rehabilitation centers. Napakarami niyan. At magugulat kayo sa mga pangalan ng mga nakalista ron. At would you believe, ma, may abogado, may doktor, naging addict. Wow! Kakagulat, pero it's real. At meron pa nga akong isang unsolicited advice dito kay Eloy, no? Pwede ba, Eloy, lahat ng binibigyan nyo ng award sa PAMAS, kasi si Eloy po ang presidente ng PAMAS Award eh. Ha? Ay bago yan tumatanggap ng award, ay pwede ba drug test or blood test, lalo na yung alam na recidivist na sa droga. Ha? Dahil kung hindi mo drug test o blood test or hair test, ha? Nandun eh. Lalabas ang katotohanan, talagang user yung mga yan. Pwede ba? Ang challenge namin sa'yo dito, Eloy. Pwede naman, basta may mag-sponsor kung sino magpa-sponsor ng drug test. Okay, RJ, ikaw. RJ. Huli, nananawagan po ang United Filipino Consumers and Commuters na tumugon tayo dun sa panawagan ng ating pamahalaan na kailangan po ng pagkakaisa at tulong-tulong. Marami pong problema. So, yung 100 araw ng ating Pangulo ay nakaka 51 days pa lamang. Ano po? Pero kinakailangan, mas bilisan na nila yung kanilang mga pagkilos. Halimbawa, itong talamak na
alam naman natin na number one sa listahan ng Bureau of Customs in terms ng corruption issue. Isa dyan yung smuggling at marami pang iba. So, ang consumers po at commuters ay naharap sa maraming issue. Telcos, Meralco, Maynila at Manila Water Concern. Ito pong itong mga pagbabayad po natin sa mga toll roads, yan ay mga malalaking issue din na dapat natin tignan. Saan napupunta yan, yung mga pondo na yan, kagaya na binanggit ni Sir kanina, yung 1% na para sa mga IPs natin na sila'y makinabang, no? Dapat po, para magkaroon, maramdaman naman po natin yung tinatawag na inclusive growth, no? Maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Thank you, Ajay. At, okay, sige, bago magtanong, sa kasi na yung malikaw mo na ito, alam. Then, gusto ko lang parating kay Sir Remart, yung sa NICP, nag-issue sila na nag-issue ng mga titulo. Lupa ito. Oo, tama. Pagkatapos, binaliwala nila. I-refer ka sa LRA. Pagdating sa LRA, by computer, wala rin. Wala. Oh. So, ano to? Ano po yan eh. Pag i-issue po ng CADTI, meron niyang separation. Kasi kung kunyari, na, yung isang lugar, isang probinsya, talaga namang may mga nakatirang IP dyan ng una. So, mag-a-apply sila ng CADTI, di ba? Pag nag-issue po ng IT, isi-separate naman yung mga may titulo na. Hindi po yun ang problema. Ang problema po doon, saan sila kumukuha ng pera? Yung mga mag-a-apply ng minahan doon, yun ang magbibigay ng 1%. Kaya gusto pinipili ng NCIP kung sino yung bibigyan nila ng CADTI. Sir, not just because of mining, ha? Bagi si Sir Bendit ang gato sa Ibugaw, lato yan may mga titulo, binaliwala ngayon natin. Ay, hindi po yun kasi nakalagay po sa ano, isi-separate mo yun. Pag nag-issue po ng CADTI ang ano, yung titulo ninyo, ibabawas yun doon sa CADTI na yun. Na basta nauna na. Sige, anyway, final statement. Yun po yung ano, yung pong PCOO. Alam nyo po, importante po yung printing. Tayo lang po yung bansa na pagka nag-apply ka ng passport, aabuti ka na isang buwan. Subukan nyo po, pumunta kayo sa embassy ng Germany in any country. Pag nawala yung passport mo, pag nagpunta ka ngayon, in a few minutes, bibigay sa'yo yung passport mo. Diba? Kasi, bakit pinagtatagal to ng APO o ng DFA nung araw para kumita? Diba, isipin nyo, gagawa ka ng application kung kailan ka pupunta, magbabayad ka. Binablock yan eh. Binablock yan ng sindikato para gusto mo ngayon ka na? Oh, sige, kinalimandibo. Ngayon, nakaano ka na? Gusto mo lumabas yung passport mo in 3 days? Oh, sige, akin ng 10,000. Lalabas ka in 3 days. Ito po yung bukod pa po dun sa 10 bilyon na anomalya. So, sana po si Secretary Andanar, kung talagang siya po ay ano, siya po ay talagang pro Duterte na gusto niyang mahinto yung korupsyon. Napakalaking salamin po yung PCOO. Isipin niyo, yan po ang in charge ng PTV4. Yan po in charge sa mga radio government radio stations. Pagkatapos yung po printing. Sana po si Secretary Andanar tingnan niya talaga. Huwag niya. Pinoproteksyonan niya yung ano nung nakaraan eh. Dinidevelop niya. Magaling daw yung APO nung nakaraan. Samantalang napakaraming anomalya. Bakit niya ginagawa yon? Sana naman, kulang lang siya sa impormasyon. Hindi dahil gusto niya ipagpatuloy yung katarantaduhan doon. Yun lang po sana. Maraming salamat po. Very nice. At nanawagan ako kay Presidente Duterte na sa akin ha, sa atin, he really wants to do good for the country. Pero, what went wrong? Ngayon pa lamang, ilan wala pang 100 days. Eh, baka malubak yung presidente, nakakaawa eh. Maganda yung intention niya, pero sa mga alipores niya, sabi niya, lahat ng alipores ko, sasagot. Eh, ngayon, na nakaupo na itong mga tao niya, hindi mo makausap yung isa sa kanila eh. That fast, that quick. Siguro, nanawagan tayo sa mga cabinet secretary natin, presidente, na meron kang dapat assistant na nag-handle ng cellphone mo, nililista sa iyo kung sino dapat sagutin at hindi na immediately, nang hindi yung mga kababayan natin na gusto tumulong sa iyo o sa inyo ay hindi na magtatampo kapareho ng nangyayari ngayon na imbis na makatulong ang marami sa atin ay ayaw nang tumulong dahil nga sa baliwala pala yung kanilang tulong. And at the same time, why prolong the agony? Simple lang. Ipa-lifestyle check mo na bawat ahensya ng gobyerno. Pa-lifestyle check, pa-drug test, gagaang ang problema ng ating presidente dahil ang hirap hanapin
ang mga sindikato dahil ang gagaling magsinungaling at ang gagaling sumipsip ng mga yan. So, this is the best way to do it. Come what may, sino man ang tamaan, pa-lifestyle check, magbubulaga ka. Kung gaano kayo yaman itong mga kawatan within each agency, in each department. I'm very sure of that. Dahil matagal namin ginawa ito noong panahon na nasa gobyerno ko, nakita ko na kung gaano kadumi, kung gaano yung sindikato from within ay sisirain ka kung hindi ka makikiayon sa kanilang agenda. So, I hope makarating kay Presidente itong ating panawagan dahil we meant well, we really have to do something for the love of country. At itong ginagawa niya, I believe, and I still believe, na he really wants to do good for the love of country. Kaya lang, Mr. President, they're not only reading your lips, they're reading your actions. Thank you so much, Lloyd. At I... Ano ba 'yun po?